What is good guys, and we are now back now with another new video na naman tayo mga tol. So today, mag-install tayo no, ng itong GoPro mount no, dito sa ating helmet, okay? So today guys, bakit nga ba tayo mag-install ng ganito no? So very straightforward lang naman yung gusto natin mangyari. It's because no, we wanna share yung mga beautiful places no, sa ating social media or you know, just simply a personal video lang naman. So I think itong setup na to eh nababagay ito no para sa inyo. Okay? So okay, ano bang kailangan natin no? So kailangan natin guys yung ganitong klaseng so kailangan natin guys yung ganitong klaseng mount, which is si GoPro mount no. I think ano naman to, standard naman to guys sa lahat ng mga action camera. Okay guys, so take note yung ganitong klaseng mount. It's a curved mount no. So medyo may pakurbada siya. Kasi yun yung helmet natin. So pag kinabit niya siya, ayan. Okay. Kasi may flat mount, may curved mount. So kailangan itong ganito. Again, usually kasama naman to sa mga action cameras ninyo. So ayun guys, though, very straightforward lang naman tong pinagsasabi natin dito. Okay? So ito guys, so ikakabit natin siya dito, dito sa part na to. So magiging forma niya. Okay, ganito siya. So pwede mo naman siyang i-adjust depende sa point of view na gusto mong mangyari no. So bahala ka na kung anong klaseng angle na gusto mong gawin, either ganito, ganyan or you know, or huwag mo na kayo lagyan no. Ano naman siya, again na-adjust naman siya, so you can see no. So ganyan siya. Ayan, okay, kung makikita niyo. Tapos ayun, ano bang kailangan natin gawin is kapit na natin 'to, 'di ba? So ayun guys, so bago natin simula no, itong pagkakabit ng curve mount no. So again, dapat tanungin mo 'yung sarili mo no. Ikakabit ko na ba 'to no? Okay. Kaya nga 'yun 'yung gagawin natin, kakabit natin, okay? So all you need guys is panlinis. So make sure dapat smooth 'yung surface nito. Okay? So kailangan natin ng alcohol, okay? Yeah. Para ano lang maalis lang 'yung mga kung anumang nakalagay dito. So yeah. Yan. So, bala nga kung saan mong gusto kong ilagay. Dito. So, yan. Parang trip mo. Okay. So, yan. Ilinisin natin mabuti. No? Yung surface na paglalagyan natin. No? Again, no, dapat committed ka. No? So, once na ilagay mo to, no, wala nang bawian yun. Joke lang. Pwede mo naman siyang matanggal. Yun nga lang, medyo mahirap lang kasi 3M yung adhesive niya. So, alam nyo naman pag 3M, sobrang solid niya. No? Sobrang solid yung kapit niya. So, baka pag tinanggal mo pati yung pati yung kaluluwa ng helmet matanggal. Okay? So, alisin nyo yung ito, parang adhesive cover. Ito, alisin nyo siya. Yung kulay pula. So, the moment of truth. Again, wala nang atrasan to, no? Kalimutan mo na yung X mo, hindi ka nababalikan doon. Okay, so ito na. Kabitan natin siya. Gusto ko banda dito, gitna, no? I make sure. Oh, by the way, kung gumagalaw yung ano, yung visor ninyo, no, magbigay kayo ng allowance. So, mukhang nandito siya sa bandang taas. No, so bandang dito kasi lalagay. Kasi ayokong banda dito, baka hindi ko na magamit yung function nito, yung visor na to. So, again, take note nyo, no, kung saan yung allowance, no. So, dito tayo, kapit natin dito. No, okay, 1, 2. Gusto ko gitna, 1, 2, 3. Yeah, kinakabahan pa ako no? So, ayan siya, gitna naman. Okay, so, there you go. And make sure, ano, i-press nyo siya. You know, just press it firmly no, para lumapat siya. Okay, so, ayan siya, gitna naman. Boom! Ayan siya, okay. So, ayun, hayaan muna natin siyang ano, dumikit, no? Let's give it a minute, no? Tapos press lang natin. Kasi yun, mayroon pa akong i-share sa inyo, guys. Bukod sa ganitong point of view, no? So, mangyayari kasi niyan, so, yan, makikita mo, malama. Okay, so, bukod pa dito sa ganitong klaseng setup, yung isa kong helmet naman, so, ito yung isa kong helmet. Kung mapapansin nyo, nandito yung point of view niya. Okay, so nasa gilid. So you know, I cannot place naman yung ganitong curve mount dito kasi marami siyang kurbada. You know, so mga kurbada. So it's impossible na may kabit ko siya, no. So dapat kung ikakabit niyo siya dun sa may flat surface, okay? So ayun,
pwede naman kayo gumamit, no? Yung ganitong klaseng setup, parang desktop siya. So, ganyan mangyayari siya. So, pag nilagay ko siya, okay, sample natin. Ayan, nakita nyo ba yung headband ko? Okay, so, ayan siya, no? Depende, guys, sa mount na ano, no, gagamitin ninyo. So, mangyayari, ganito siya. So nasa gilid. So pag pin review mo siya, no. So ito guys, so bibigyan ko kayo ng sample, panoorin niyo. So nakita niyo, no, pogi, maganda din yung ganun, no. For me, in my opinion, no. So kita yung bandang side face mo, tapos syempre yung nire-record mo, no. So ganyan siya, guys. Okay. So yun, pogi naman, di ba? Okay, so, yun, no, tulad ng sabi ko ito, no, yan, dito naman siya, no, so ayan siya, yan, there you go, no? Tapos syempre yung ano, yung bolt, sabi bolt natin ito, okay. So ito yung bolt natin, so kapit nyo lang, yan, kapit nyo lang, yan, then, there you go, solid, diba? So yan siya, kita nyo ba? So if you want to share yung mga magagandang experience ninyo, no, dahil na if you're into bike vlogging, so para kang cameraman lang. Ganyan tsura niya. I think di na rin siya malalaglag, no? Kasi tulad sabi ko, it's a 3M adhesive. So, hindi basta-basta siyang malalaglag. Okay, so, very good. Tapos ayun, bukod pa sa helmet mount, oh, ayan. Okay, no? So bukod pa sa helmet mount, pwede naman yung, ano ba tawag dito? Yung chest mount, no? So, I think this is very standard, no, sa lahat ng mga nagba-bike vloggers dyan out there. So, ayan. Pwede naman kayo kumuha ng ganito chest mount. Parang, parang ano, diba? Parachute, no? Ayan, parang ang sumusot ng parachute. So, ayan siya. Ayan, snap it off. And then, there you go. Ayan, tapos kapit mo lang yung camera mo. Okay, so usually ito din yung gamit ko, itong chest mount ko. Kasi yun nga lang, medyo may cons, no. Pag kinabit mo siya, medyo mabigat. Siyempre, may camera sa ulo, diba? So iba, ito talaga yung ginagamit nila, even me. Pero yun nga, kung gusto ko na medyo, you know, artehan yung aking video, yun, helmet para medyo astig, diba? So again, napakita ko lang, ganyan siya. Yeah. Oh, diba? Di pala guys, so tip ko sa inyo, no, pag nakasakay na kayo sa bike ninyo, diba, nakaganyan kayo, parang naka-lean kayo, diba? Make sure na 90 degrees siya, no? Okay, iba kasi nakakalimutan eh, pag nakasakay na sila, nakaganyan, nakababa. So, it should be level, no? Level sa may cockpit mo para maganda yung POV, no? So, ayun. Mukhang ready na ako mag-bike at okay ba? So yun guys, no, I do hope nakapag-share ako ng content tips, no, syempre sa journey ninyo, no, sa mga nagsisimula pa lang, no, at gustong ipasok, no, yung pag-vlog, no. Okay guys, I think dito na rin natin tatapusin yung video natin for today. So maraming salamat po guys sa panonood. At kung hindi pa po subscribe, make sure na i-subscribe mo na yan. And also, click nyo rin po notification bell para updated din kayo sa ating next video. So maraming salamat guys, no, and kita-kits sa next ride. Yeah.